Good day mga kapowercell! Kumusta man po ang ating mga kababayan ngayon, lalo na sa ating celebration. Okay ba mga kaibigan? Nawa healthy tayo at lalong masaya. Alam nyo, ang celebration hindi dapat masaya lang sa panahon na nagsiselebrate. Lalong dapat masaya pagkatapos ng celebration. Di ba mga kaibigan? At nai-enjoy natin yung mga sweet memories na iniwan natin nung nakalipas na ma-happy-happy days natin, mga kaibigan. Sa muli, mga kaibigan, ito ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry, Naturopathy. Welcome po muli dito sa ating tanong mo, sagot ni Doc sa ating Christmas special, mga kaibigan. At ngayon, mga kaibigan, ating pong bigyang daan itong napakahalagang usapin sa atin ngayon, mga kaibigan. Ito yung personal goals, no, sa ating hinaharap na bagong taon, 2021, mga kaibigan. Ano po ang mahalaga dito na ating gagawin? Kasi malapit na po tayo no, makarating sa ating bagong taon, mga kaibigan, no? So, unang-una, kailangan po maging sentro, no, si Lord sa ating mga desisyon. Ano ibig sabihin yan? Yung prayer ni Jesus, he taught us to let our prayer be thy will be done on earth as it is in heaven. So, will of God talaga ang dapat masunod, mga kaibigan, hindi yung ating mga will. Bakit? Ang Diyos may plano sa atin. May plano din tayo. So, i-submit natin yung plano natin sa Diyos para tingnan niya, kasi kung gusto natin, yung kanyang plano ang masunod, hindi ang ating. Kasi, He is all-knowing. He is beyond any possibility of mistake. So, we always have lots and lots of mistake. Para po sa ating mga decision ay hindi tayo maunsyami, madi-discourage, masaktan, o ano man, lalo na sa mga love life natin, mga kaibigan, kailangan natin ang sentro si Jesus sa ating mga decision. Ayan, importante yan mga kaibigan. So, kung may plano ka, idulog mo sa Panginoon in prayer. Ayan ha, mga kaibigan. Hindi maganda mag-decision ba na walang pagsangguni sa Diyos. Yan, mga kaibigan. Then, maging positibo sa anumang hamon sa buhay. Anong ibig sabihin yan? Tayo'y nandito sa sanglibutan, we are always living against the gravity. You know? Kung ikaw'y aakyat, kung ikaw'y mahulog, mahulog ka talaga. Kasi yun ang gravity. Kung ikaw naman ay gustong umangat, ay talagang mag-exert ka ng effort. You know? Pero yun po ay blessing para sa tao. Kasi the more you exert your energy, your effort to achieve your goal, eh, lalo kang lumalakas mentally and physically. No? Yung mga astronauts, mga cosmonauts, kapag nakarating sila sa space, wala na rong gravity. Kaya hindi na mobilize yung kanilang body, yung kanilang skeletal muscles, hindi po na mobilize. Kaya after weeks or months na nandoon sila sa space, they have lost some density of bones. And so that is not good, mga kaibigan. Kaya we are living in a very convenient world, mga kaibigan. But it's not without obstacles. Ganyan lang po. You know, obstacles are just stepping stones for success. Yan po mga kaibigan, we will not look that it is a hindrance. Instead, it is a success. Mistakes is also something that will encourage us. You know, mga kaibigan, kasi no one is perfect. Kailangan lang po meron tayong positive outlook of life. Maging masipag po tayo mga kaibigan. Importante po yung maging masipag. At saka, kailangan iwasan natin yung bang masamang competition. Gusto mong magiging something at the expense of others. Ibig sabihin, ibaba mo yung iba, ikaw naman, iangat mo yung sarili mo. That is not good, mga kaibigan. You know? Masaya tayo na ang iba, ang kasamahan natin, ma-promote. Di ba? O aangat sa buhay. Wag nating kaingitan yan. Kundi, gawin natin yung sila na mga inspirasyon natin, that we will also strive for the best. Yun po mga kaibigan. And yun po yung magaganda. You know, yung mga magagaling diyan, mga achievers,
successful sa career, sa buhay, sa business, whatever. Mga kaibigan, magiging sa pamamasukan, sila ang magiging inspirasyon natin. Pero wag iwasan natin yung maingi tayo, tapos siraan natin siya. Hindi maganda yon, mga kaibigan. No? Maglaan ng tamang oras sa pamilya. Ano po yan? Oh, hindi yung na-late na nga, mayroon palang date na ginawa sa iba, ito sabi, may overtime, nagsinungaling pa. Huwag na natin gawin yan, mga parekoy. mga kaibigan, kasi hindi maganda yan. Lalo na kung yung ating asawa natin, siyempre masaktan yan. At nagbabibrate yan. You know, every action produces vibration. Okay? Ibig sabihin yan, that is the law of action and reaction. Kaya nagbabibrate yan, mga kaibigan. Alam po ninyo yung mga monkeys, birds, fishes. You know, kapag may calamity na darating, nagbabibrate yun. Okay? Nagbabibrate yan. Alam nila na may danger, kaya sila ay magsitakbo. So, yung misis natin, kung nagluluko na tayo, nagbabibrate din yan, mga kaibigan. Kaya kahit na magsinungaling ka, minsan nandoon na yung pagdududa. Okay? So, be good. No? Give time for your family, for some recreation, you know, going somewhere. Makarelax, mga kaibigan. Importante ang relaxation. Hindi maganda, puro lang trabaho. At saka, iwasan magsinungaling. Hindi maganda yan. Kasalanan yan, mga kaibigan. Ha? At saka, hindi nakakabuti. Di ba, mga kaibigan? Minsan, ang biruan ng mga kumpare, o pare, o paano to, puro mong babae itong anak mo. O, pangbayad. Ano kung masama yun? Huwag natin gawin yan, mga kaibigan. Yung mga importante, magkaroon tayo ng maayos na buhay, mga kaibigan, ha? At ayan, ha, mga kaibigan, maging malusog tayo, at napakahalaga yan para magampanan natin ang ating mga responsibilidad, lalo na ang ating pagmamahal sa ating pamilya, at lalo na sa ating trabaho. Importante yan, mga kaibigan, ha? May God bless us. At abangan natin, mga kaibigan, no? We want to be healthy, right? So, ating tingnan kung ano ba ang mahalaga dito, lalo na sa diet. Ating tingnan po yan, at tingnan natin kung ano ang maitutulong sa ating buhay, no? Dito sa right choices of food, mga kaibigan. So, sumuli, mga kaibigan, ito ang inyong gabay sa kalusugan, Daniel Serrano po. At magsabi sa inyo na dapat tayo laging masaya, at tuloy-tuloy po ang ating magandang relasyon sa ating pamilya, lalo na sa ating trabaho. May God bless us.